Okay? So, yung last topic natin is about, okay? Para sa strain is about generalized Hooke's law. Okay? So, maybe nung nakaraan is na-discuss na natin yung Hooke's law. Pero ngayon, lilinawin natin yun kasi one-dimensional lang yung kuha natin. No? Yung parang at one point lang. So, what if 3D? Okay? So, what if three-dimensional yung ating mga forces? So, just imagine, ay, three-dimensional yung object na itingnan natin, not just 2D. For example, is meron kang, okay? Sabi natin merong rod. Okay. For first, let us say uniaxial. Okay? Uniaxial. So, ano ba tong uniaxial loading class? So, ang ibig sabihin, in one direction lamang yung so, isulat muna natin dito yung axis natin. Kumbaga 3D. Ilagay natin dito yung X, ito yung Y, tapos meron ipang ikatang dimension na Z. Okay? So, let us say, guhit natin itong X, Y, Z. Okay? Z. Okay? Ito yung X at ito yung Y. So, ito yung, let us say, ito yung original muna. Ito yung body mo. Ito yung rod. Okay? So, what if meron kang force na nagpupull banda dito. Okay? So, alam naman natin na dahil tension to, hahaba to. Okay? Parang i-exaggerate natin. Hahaba to ng ganyan. Pero, hindi nyo pa na-imagine pag humaba to, possibly ding mag-deform din banda dito sa Y at sa Z direction. Okay? Isip-isip class, di ba? Okay? Pag mag-elongate to, may posibilidad na ay, more likely dahil humaba to, magko-compensate siya dito sa Y at Z direction. Yung sides niya ba, liliit, parang ninipis siya, okay? Hahaba nga siya, ninipis, okay? So, just imagine yung parang lastiko, okay? Okay, sabihin na natin parang ito, okay? Posible, ito yung norm, okay, tuloy mo na. Posible, ito yung original length niya. Pag hinila mo, class, okay, lapitin natin. Pag hinila mo, hahaba siya pero ninipis, okay? So, meron yang formula, okay? So, according sa, okay, generalized Hooke's law, okay, parang, kumbaga, yung original na law na na-discover ni Robert Hooke na yung stress at saka yung strain is may directly proportional. Ito naman, in-acknowledge natin na meron ding Y at Z direction. So, hindi lamang siya hahaba. Oh, hahaba siya pero ninipis siya. Okay? So, meron yan. So, let us say, meron, dahil tatlo na yung dimension natin eh. So, at this, marami na tayong i-consider, hindi lang yung, so, meron tayong, okay, ito yung E, okay? So, pwede natin itong isulat na ganito, okay? Pwede rin ganito, okay? Sa likod, ganito yung pagkasulat eh, okay? Pero ito yung nakasanayan ko, yung parang epsilon yung forma, okay? Anyway, depende na sa pagkasulat mo yan. So, at this direction, meron kang strain along X, may strain along Y, at meron ka ding strain along Z. Okay? So, paano natin to, okay, so paano natin kukomputin ang mga strains. Okay. So, we all know naman na yung strain, yung dito na side, kasi x direction nga, okay? Ilagay natin dito para mas malinaw.
So yung okay, dito natin ilagay. So yung epsilon x, okay? Or yung strain along x, alam naman natin na along dito yung p. So is equivalent to stress at x over e. Bakit? O diba, meron tayong formula na stress x is equal to e epsilon x. So, pag minanipulate mo, ito yung makukuha mo. Okay? So, paano naman itong y at z class? Okay? So, accordingly, meron tayong kapag merong deformation dito, okay? Deformation along x, sinasabi na yung ano, kapag hinila dito sa x-axis, okay? Lagay natin ganito. So, xy, pag hinila sa isang banda, yung other sides is magsushorten. And that, ang kwan niya, ang, kumbaga yung ratio, ang ratio ng elongation in which normal elongation, okay? Let us say, ito, yung normal elongation saka yung elongation along y or along z axis is meron siyang okay, meron siyang fixed na ano. So ang tawag dito, so sa other books ang tawag dito sa ratio na to, actually okay, so deformation along y over deformation along x is constant, okay? So ang tawag dito sa relationship na to is itong kwan Poisson's ratio, okay? So ibig sabihin yung Poisson's ratio pag uniaxial load is equivalent to deformation along y over the ratio of the deformation along y and the deformation along x over the deformation along x, which is equivalent also to z direction. So okay, so normally yung Poisson's ratio ito depending sa materials nagvavary siya, okay? Mga mas maliit to, usually itong Poisson's ratio is less than 1, okay? Mga at certain conditions, mga nasa depende. May mga materialis na ang Poisson's ratio is 0.15 to 0.25. Okay? But somehow, nagbabari yan to some degree yan. Okay? Okay? So, therefore, dahil may elongation naman, okay, using these formulas, makikita natin yung strain along and so therefore, okay, dahil yung Poisson's ratio is deformation along y over deformation along x is equivalent naman to sa ano, so ey over times l, okay, over epsilon x times l, okay, mag-cancel out yung l, so equivalent to siya sa Poisson's ratio na v. Minsan, yung ginagamit ng ibang libro is mu, okay? Minsan, ganito yung gamit nila. Pero huwag kayong malito. Ito lang yung gamitin natin, yung parang V, okay? So, therefore, yung epsilon y mo is equivalent to epsilon x times ito, yung parang V, oh. So, therefore, yung epsilon y mo is equal to V EX over E. Since magsushorten siya, okay? Since magsushorten sa class, meron siyang negative sign, okay? Kore ko lang sarili ko, dapat may negative sign to kasi magsushorten siya, okay? Kaya, ito yung epsilon Y, okay? At ito rin yung epsilon z. Since isa lang naman sila kasi
isang direction lang yung kwan, loading natin. So yung Y at Z uniform sila. Pareho lang. Okay? Same concept. Okay, yung deformation Y at deformation Z isa lang naman. So therefore yung epsilon Z is ganito din. Okay? Negative V EZ, okay? Ay EX over E. Okay, ito yung formula. So pwede memoryahin niyo na lang. Memoryahin niyo na lang yung ano, yung ginawa ko. Okay? So nakikita ba? Okay. So second one is yung biaxial loading. So pag sinabi nating biaxial loading, okay, erase ko muna 'to. Okay. So don't worry, paki-memorya na lang yung mga formula. Okay. So lagyan natin biaxial. So, paano natin, so ano naman itong biaxial? So, just like what I said, 2D na naman to, okay? Ano, okay. So, let us say, meron kang 3D, okay? Sana dito na lang in-erase, okay? So, sabihin natin na para siyang cube. Ibang shape naman yung gagamitin natin. Sabihin natin cube yung forma, okay? Parang ganito. Okay? Saka nandito yung x direction, okay? Sorry. Okay? Nandito yung, okay? Ilagay x, y, z. So dito x then y saka z, okay? What if merong humila dito? Okay. Sabihin natin PX dito. May humila. PX. Saka, may humila din at this point. Okay? PY. Okay? Okay. Huwag tayong masyadong umasa sa libro, no? Kailangan gamitin natin yung imagination natin. Mas mabuti na kapag once nasasabi natin sa sarili natin na nai-imagine ko ano ang nangyayari dito, kaya hindi ka mawawala kahit balibaliktarin mo yung problema, masosolve mo yan, okay? So let us say both are tension, pahila, okay? Pabira ko sa Bisaya pa, okay? Okay. So pag sinabing biaxial, okay? Pag hinila dito, normally, tataas siya, okay? Na-imagine ninyo, okay? Tataas siya. Sa banda dito. At banda dito naman, possibly, mag-shorten siya dahil hinila dito, mataas. Pero, hindi natin masabi kasi possibly din na tumaas siya banda dito kasi hinila din siya pababa. So, possible, so sa senaryong ito, may posibilidad, okay? So, sure na nahahaba si x-axis, okay? Ay, sure na nahahaba dito, pero, okay? And then, itong si y-axis, posibleng humaba din, okay? Depende. Pero, okay, so, i-draw muna natin yung relationship niya para mas maintindihan. So, dito, epsilon x, okay? Ito, syempre, three-dimensional, so, meron kang epsilon x, epsilon y, epsilon z, na ano? Na strains, okay? They were the strains, respectively, sa x, y, and z axis, okay? So, guhit natin, kasi, ito, px, so, assume nyo na lang na straight yan along x-axis. Okay, medyo hindi siya straight. Okay. So, therefore, okay, yung epsilon x mo is equivalent to, okay, 1 over E, okay, times
Okay? Kasi ito, magkukause din siya ng stress. Diba? Stress X. Pero, yung ano niya, yung along y-axis niya, mababawasan, ay medyo hinihila din siya dito sa banda baba. Okay? So, therefore, mag-diminish ka ng, okay? Okay, kasi it will cause, another, another elongation kasi meron din sa y-axis, okay? Along sa z-axis, wala. So, therefore, v times stress at y-axis. So, ito yung formula niya, no? Okay, sana maintindihan nyo. Kasi, dual kasi yung epekto niya. Hinila siya dito, x-axis, okay? Tapos, hinila siya dito. Siyempre, meron siyang normal din na stress, okay? Hindi lang strains ang ito natin, pati na rin yung stress, yung alpha x, alpha y, ay, yung ito, x, y, tsaka z. Okay? Pag hinila mo siya dito, hahaba to. Pero dahil may additional na hila pa dito, posible, hahaba dito, pero dito na side, isu-shorten niya. So, makaka-counteract na yung hinaba ng body mo along x-axis. So, sana naintindihan nyo, no? Medyo bulol akong mag-discuss. So, ito yung formula mo, epsilon x. So, what if pa-compress to? So, kung pa-compress to, possibly maging positive to. Okay? Instead, okay? Kasi positive, kasi pahila. Pero ito, kung naka-compress to, instead na pulling away, maging pinupush siya instead na negative to, magiging positive. Okay? So, I hope malinaw. So, meron tayong epsilon y. So, ano na naman tong epsilon y? So, syempre, hinila natin dito. So, 1 over e siya times, okay? Ano to? So, maliit na. So, ito, yung shear at y minus, okay, hahaba siya kung ito lang, pero meron namang nakahila din sa kanya dito sa gilid. So, sa portion na to, sa along y-axis, tataas siya dahil sa direct, itong py. Subalit, medyo mag-shorten siya dahil dito, okay? Parang lastiko ba? Okay? May imagine nyo. So, V times shear X. Okay? V times stress X along X-axis. So, ito yung formula. Epsilon X, epsilon Y, epsilon Z. What if pareho silang What if yung X is pa ganun? So, kung pa ganun yung X, pa-compress, instead na mag-minus to, mag-add ka. Okay? Kasi, pag na-compress, tataba lalo. So, matutulungan yung tumaas lalo itong sa y-axis. So, I hope na-imagine nyo. Pag hindi nyo na-imagine, mag-imagine pa kayo na mag-imagine para makuha nyo. Okay? So, dito naman sa epsilon along z or the strain along z. 1 over e. So, dito, okay, dito sa setup na to class, wala tayong, kasi biaxial, two-dimensional, sa along two areas lang yung may forces, so therefore, yung 1 over E mo, okay, pahila to, hinila niya, humaba, dito humaba. So, yung z-axis mo, anong mangyayari? Humaba yung dalawang dimension eh. So, magso-shorten. So, therefore, negative yung sign niya. Okay? Negative yung sign niya. Negative 1 over E times, okay? Kasi, hindi na siya natutulungan ng Poisson's ratio. So, stress X
plus stress Y. Okay? So, yan yung formula niya. Okay? So, mag... Oh, meron pa. Okay? Kasi, naapektuhan siya. Meron pa palang V dito. Okay? Sorry. Meron pa palang V. So, V, o ito yon yung Poisson's ratio over E times stress X plus stress Y. Okay? Ito yung strain niya along Z-axis. Okay? So, I hope naintindihan. Okay? But somehow, kung pareho silang nag-compress, itong PX and PY, pa-compress, pa ganun, pa-inside yung atake niya instead na palabas, so ito, magiging positive to. Okay? Na-imagine nyo ba? Bakit? Kasi, magko-compress yung along X-axis and Y-axis, so yung Z-axis, mag-increase to compensate. Okay? Na-imagine nyo ba? So, para lang yung lastiko ba, ganito. So, pag may hinila ka para humaba, may mga dimensions either in X and Y axis na magsushorten. So, pag may humaba, may magsushorten din. Bawi-bawi lang yan. Okay? So, ganyan. So, next time naman, next naman is yung triaxial loading. So, hindi siguro natin erasin to at nilang ayusin. Okay? Meron kang PY, meron kang PX, meron ka ding PZ. Lagyan natin ng PZ. So, triaxial na siya. Okay? Triaxial. So, dahil triaxial na siya at tatlo na yung loading niya, meron na siyang loading along X-axis, Y-axis, at Z-axis. So, pwede kayo magtanong, pwede isang force lang, no? Baka magtanong kayo na, pwede ba sir, isang force lang pero patakilid o diagonal? Pwede. Pwede yung force mo, itong PX, PY, at PZ, isang force lang pero patakilid, no? Parang space yung coordinates niya. So, same lang din. You should kukunin mo yung P, yung X, Y, at Z axis niya. Okay? Ang Z component, P, X, Y, Z components na pala ng force na yon. At saka, iguhit mo na parang ganito para makuha mo yung strains. Okay? So, iba. Pag ganito, iba naman yung kaya. Okay? So, ganun pa rin. I-assume natin na lahat sila is tension. Okay? So, what if, okay, sa ganitong setup, epsilon x. So, normally, hinila mo dito na side, okay, ilagay mo natin yung 1 over e. So, therefore, hahaba siya. Set x. Pero, dahil hinila mo rin dito, away, so, parang hihilahin niya ba? Tataba sana siya, pero hinila rin dito. So, medyo nagre-restrain din ito na yung hinaba niya dahil lang sa PX is mababawasan dahil hinila din dito. Okay? Na-imagine nyo ba? So, therefore, i-minus mo. Okay? And then, the Poisson's ratio. Okay? So, the Poisson's ratio is, okay, the strain along, okay, elongation Y, okay, ganun din, elongation Y over elongation Z, IX, okay, kasi tatlo, meron ng elongation Z, okay, so, actually, is equivalent to sa, okay, epsilon Y plus epsilon Z times L. Tapos, epsilon x times L, magka-cancel yung L. Okay? So, therefore, yung V mo, lipat mo dito, maging EX. Okay? So, therefore, anong gagawin natin? So, therefore, okay, pwede ninyong gamitin to. Okay? So, it is equivalent to V. Okay? Hinila. Okay? Dapat ganito to. Then, times Y, okay, sigma Y times sigma Z, okay, ganyan. So,
Okay, never mind, yun na lang to. Okay? And then, epsilon y is equal to 1 over e, okay? Times sigma, small to, small sigma. Okay, sa, check nyo na lang kung tama ba yung sinabi ko. Nasa Greek letters, actually, yung malaking sigma, ganito. Pero yung maliit, ganito. Okay? Yung sigma, ito yung sumisimbolo sa stress, okay? And then, this is strain. Okay? No, y. Okay, y. So, dahil humaba siya along y-axis, tapos, pag ganito yung ano, patension din yung x at z, so, kinakalaban nila yung paghaba along y-axis. So, therefore, v times sigma x, sigma z. Okay? So, magtatanong ako, paano if sa portion na to is nag-compress si x? So, kung nag-compress si x, so therefore, negative to. So, hindi na uniform. Negative sigma x plus sigma z. Pero kay, dahil, ano sila, tension sila lahat, positive to. Okay? So, beware if tension ba or compression yung direct, yung force mo. And then, epsilon z is equal to 1 over e, okay? Z-axis ta, tayo, okay? Sigma z minus v, okay? Which is the Poisson's ratio, times sigma x plus sigma y, okay? Kasi puro sila tension, okay? So, pag may isa sa kanila compression, so, ine-negative mo yung compression. Yan yung lagi yung tandaan, dahil baka pag nag-exam tayo, is mali yung sagot nyo. Oh. O di kaya, nagsusolve kayo noon sa PDF book na binigay ko sa inyo, hindi nyo masolve yung mga problems. Okay? So, pakimemorize to. Okay? Okay? Itong formulas na to. And then, memoryahin nyo yung sign convention. Pag tension, positive. Pag compression, negative. Okay? So, another one is, may lilinawin lang ako, okay? So, sa sinabi ko dun sa last video is, karamihan sa mga, okay? So, may mga formulas dun na para lang sa normal stress. Pero sa shear stress, meron tayong imo-modify, okay? So, okay, erase muna natin. Erase muna natin. So, kung, okay. So, if ever may katanungan kayo, never hesitate to comment down your questions. Okay? Para mas malinawan tayo. So, the more you seek, meron nga, sabi nga sa kasabihan, guys, the more you seek, the more you find something, no? Parang, mas, kung gusto mo mag-seek ng knowledge, magtanong ka. Okay, huwag mahiyang magtanong kung may right med ba nito. Okay. So, another one is yung sa shear. Okay? So, sinabi ko na pag mayroong shear, tagilid yan. Okay? Ito yung area mo na sa taas pag inatake siya ng shear force, gaganyan yan. Okay? So, this is sinabi ko na okay. Ito, deformation S. Pero sa ibang libro to class, tinatawag itong V, no? Deformation Z, V, or yung iba, ganito yung gamma yung gamit nila. Gamma. I know. Okay. I guess gamma yata. At meron din naglagay na meron theta dito. Okay. Kumbaga yung angle of yung angle of inclination ito. So, whatever sign you use, the book use, pwede nyo rin yung gamitin. Actually, alam ko naman din yun eh. So, actually, yung shear stress, okay, pwede natin gamitin na ganito, pwedeng ganyan. Okay, this is shear stress, ha?
pwede din, ganito yung sign niya, yung iba, ganito. Okay? Ganito. At ito minsan, yung isang libro gamit, ganito, gamma. Okay? So, therefore, ito lang. So, sa deformation, okay, shear deformation, may gumagamit ng ganito. Okay? Linawan. Shear. Lakihan natin kasi medyo gumagalaw yung floor natin kaya medyo nag-twinkle din dito sa video. So, shear. Okay. Shear. Okay, this is the shear deformation is ito. Gamma. So, meron tayong kung sa normal stress, okay, lagay natin, kung sa normal stress, meron tayong E or elastic modulus. Okay? Kung sa normal stress, meron tayong elastic modulus. Sa shear stress naman, okay, meron tayong, okay, G, also called as modulus of rigidity or rigidity modulus simply, okay? Okay. So, okay, sana tandaan nyo yan. So, ang relationship niya, class, is yung G natin is equivalent to yan. So, 2 times 1 plus V. Okay? Where V here is the Poisson's ratio. Okay? Paano ba kinukompute ang Poisson's ratio? Huwag kayong mag-alala, given na yan sa ng materials. Okay? Pag meron kang materials, malalaman ko kung anong yung usual yung Poisson's ratio niya. At yung in, okay? Alam na natin yung E is elastic modulus at G is modulus of elasticity. So, instead na, alam naman natin na dun sa normal stress, okay, yung relationship natin is ganito. Sa ano, sa shear stress, ganito na yung relationship natin. Okay, ito yung sign ng shear stress. Pwede rin ganito yung forma pero may S o di kaya may V at saka G times gamma. Okay? So, parallel lang siya. So, ito yung elongation. Okay? So, yung okay. So, mali pala. So, dapat yung gamma. Okay? So, yung okay, hindi to shear deformation class, okay? Shear deformation is ganito din. Kwan pala, shear strain, okay? May correct myself. Shear strain. Itong, ang shear strain is yung gamma, okay? Gamma. Okay? Okay? Shear strain is gamma. So, therefore, yung, okay, yung gamma mo is equal to, deformation S over L. Okay? So, where gamma is deformation S, okay, over L. So, ito yung G. So, kung meron kang value ng E, plug in mo lang yun sa formula ito, makukuha mo yung shear stress, yung shear stress. Okay? At meron ka rin, gamma. Okay? So, ayan. So, review muna natin. Okay? Shear stress, pwedeng ganito. Pwedeng ganito. Pwedeng ganito yung formation niya. Shear deformation, yung delta S. Then, yung shear strain, pwede siya gamma. Okay? And then, we have G, which is the modulus of rigidity. So, instead of E, ang gagamitin natin is G, okay? Then, nire-review ko lang, so huwag kayong malito. Then, kung ito yung sa formula sa normal stress, ito yung formula sa shear stress. Where gamma is the deformation S over L, okay? Just like epsilon, which is deformation normal over L, okay? So, I hope naintindihan. So, good evening, class. Salamat.